Ang constipation sa mga babies ay nakaka-worry talaga. Kadalasan, ang iyong baby ay hindi naman talaga constipated. Sadyang hindi pa talaga sila nakaka-develop ng routine sa pagdumi. Ang ilang mga sanggol ay hindi pa nakakapag-develop ng bowel movement pattern. Ang bowel movement pattern ng isang sanggol ay nag-iiba kapag ang diet niya ay nag-iiba rin. Gaya ng pag-switch from breast milk to formula, pag-start kumain ng solid food, o kaya naman ay ang pag-inom ng mas kaunting formula kumpara sa usual. Kung ang dumi ng iyong anak ay hindi malambot at siya ay nahihirapang ilabas ito, ang iyong anak ay maaaring constipated. Sa ilang mga kaso, ang constipation ay dulot ng kakulangan sa nerves o kaya naman ay may problema sa structure ng bituka ng iyong anak. Ano nga ba ang constipation at mga sanhi nito? Ano-ano rin ang mga home remedies na makatutulong upang mapawala ito? Tara na at ating alamin! What is constipation? Ang constipation ay nangyayari kapag ang dumi ng iyong anak ay matigas at dry. Nahihirapan silang ilabas ito. Minsan, ito ay masakit para sa kanila. Common sa mga babies ang magkaroon ng constipation kapag nag-iiba sila ng diet, lalo na kapag nagtatry sila kumain ng solid food. What is normal? Ang lahat ng babies ay unique at kasama na rito ang kanilang dalas sa pagdumi. Ang ilang babies ay dumudumi pagkatapos nilang kumain, samantalang ang iba naman ay once every few days. Ang pagdumi isang beses sa 7 araw at ang pagdumi ng 7 beses sa 1 araw ay parehong normal, as long as ang iyong anak ay healthy at masigla. Kung ang iyong anak ay nakararamdam ng pain kapag siya ay dumurumi, maaari kang magtanong sa iyong doktor for advice. Signs of constipation. Ang pag-alam sa posibleng senyales at sintomas ng constipation ay makatutulong sa iyo sa pag-detect ng potensyal ng mga issue bago ito maging isang malaking problem. Straining. Kung ang iyong anak ay hirap umiri habang dumudumi, ito ay isang sign ng constipation. Ang constipated babies ay kadalasang nagpo-produce ng matigas na parang clay na mga dumi. Ang matitigas na dumi ay mahirap ilabas. Kaya, sila ay maaaring umiri nang kinakailangan ng mas maraming effort. Ang iyong anak ay maaaring umiyak habang sila ay dumurumi. Blood in the stool. Kapag nakapansin ka ng bright red na dugo sa dumi ng iyong anak, ito ay isang sign ng constipation. Ang pag-iri ng malakas ay nagdudulot ng sugat sa anal walls, kaya nagkakaroon ng dugo sa dumi. Firm belly. Ang bloating at pressure na dulot ng constipation ay nagdudulot ng paninigas ng tiyan ng iyong anak. Refusing to eat. Ang iyong anak ay mabilis mabusog kapag constipated. Maaaring sila ay ayaw kumain dahil din sa discomfort na kanilang naramdaman. Home remedies. Exercise. Gaya ng sa adults, ang pag-exercise at paggalaw ay nakakapag-stimulate ng movement sa bituka. Ngunit, dahil ang mga sanggol ay hindi pa nakakalakad o nakakagapang, maaari mo silang tulungang mag-exercise para mawala ang kanilang constipation. Pwede mong igalaw ang kanilang mga binti habang sila ay nakahiga. Igalaw ito na parang sila ay gumagamit ng bisikleta. Ang paggawa nito ay makatutulong sa bowel function
at sa pagpapawala ng constipation. Warm bath. Ang pagbibigay ng warm bath ay nakaka-relax para sa abdominal muscles ng iyong anak. Nakakatanggal din ito ng discomfort na dulot ng constipation. Dietary changes. Ang pagbago sa diet ng iyong anak ay makatutulong sa constipation. Ngunit, ang epekto nito ay mag-iiba-iba depende sa edad at diet ng iyong anak. Para naman sa formula-fed babies, maaari mo silang ipatry ng iba't ibang formula. Kung ang iyong anak naman ay kumakain na ng solid food, pwede mo silang i-introduce sa mga pagkain na mayaman sa fiber. Maraming mga prutas at gulay ang kayang makatulong sa pag-stimulate ng movements sa bituka dahil sa kanilang mataas na fiber content. Ang ilan sa mga magagandang choices na pagkain para sa iyong anak ay ang mga sumusunod: oatmeal, whole grain bread or pasta, peaches, pears, at plums. Hydration. Ang mga sanggol ay hindi kinakailangan ng supplemental liquids dahil sila ay nakakapag-hydrate sa gatas ng kanyang ina. Ngunit, ang mga constipated na sanggol ay makakabenefit sa maliit na amount ng extra fluid. Ang mga pediatricians ay inirerekomenda na magdagdag ng tubig o fruit juice sa diet ng iyong anak kapag sila ay 2 to 4 months old. Massage. Maraming ways sa pag-massage ng tiyan ng iyong anak upang mapawala ang constipation. Gamit ang iyong mga daliri, gumawa ng circular motions sa tiyan ng iyong anak. Pwede mo ring hawakan ang mga tuhod at paa ng iyong anak together at itulak ang mga ito sa kanyang tiyan. Ang pag-massage ng tiyan ng iyong anak mula sa ribcage papunta sa pusod gamit ang iyong mga daliri ay pwede ring gawin. Fruit juice. Kung ang iyong baby ay 2 to 4 months old na, pwede na silang makainom ng onting fruit juice gaya ng 100% pure prune or apple juice. Ang juice na ito ay makatutulong sa pag-treat ng constipation. Ayon sa mga experts, inirerekomenda na magsimula sa 2 to 4 ounces ng fruit juice. Ang sugar sa fruit juice ay mahirap i-digest. Bilang resulta, mas maraming liquid ang papasok sa bituka ng iyong anak na nakatutulong sa pagpapalambot at pagdurog ng kanilang dumi. Ngunit, kinakailangan mo munang magpakonsulta sa iyong doktor bago mo siya painumin ng juice. Taking a rectal temperature. Kapag ang isang sanggol ay constipated, ang pagkuha ng temperature gamit ang malinis at lubricated na thermometer ay makatutulong. Importante na hindi mo ito ginagawa ng madalas dahil baka mapalala lang nito ang sitwasyon. Talk with your pediatrician. Kung ikaw ay nalilito o nag-aalala, huwag kang magdalawang isip na tumawag sa pedya ng iyong anak. Kadalasan, ang constipation ng iyong anak ay gagaling ng kusa kapag binigyan ng natural treatments. Kung ang mga ito ay hindi effective, ang pagtanong sa iyong doktor ay isang magandang next option. Ang doktor ay makatutulong sa pag-alam sa ibang senyales at sintomas gaya ng lagnat na maaaring indikasyon ng isang mas malaking problemang kinakailangan ng medical treatment.
Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang hinihintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kaming Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!